That's your basic lantern making kit. Okay, you will use that, pero you can add anything to make your lanterns look nicer. Okay? Yes, teacher! Yes, Lester? Teacher, pwede po ba ipagawa na daddy ko? Ah, alam mo, Lester, kids, listen, ha? Pwede kayong magpatulong kay daddy or kay mommy, pero dapat kayo pa rin ang gagawa. Hindi kailangan perfect. I just want you to do your best. And ang importante, I want you to have fun. Yes, teacher! Teacher! Yes, Clarissa? May prize po ba? Actually, that's a very good idea, Clarissa. Sige, this is what I'll do. Kung sino ang may pinakamagandang parol, bibigyan ko ng special prize. Yay! Okay. Teacher, pagkay po ba yung prize? Ano? Ito talaga, Clarissa, ha? I can't tell you yet. Basta, it's going to be a surprise, okay? Okay! Okay, bye everyone! Bye, Teacher Penny! Okay, bye! Clarissa, magpapatulong ako sa daddy ko. Sigurado ako malalalo. Mas magaling kaya ang tatay ko. Ay, katik ang daddy ko, kaya na lahat. Bakit? Kaya ba manalo sa loto? Kumpleto na ba yung Christmas balls dyan? Okay. Madam, may naisip ka na pong theme para sa Christmas? Nako, ano bang maganda? Kayong expert dyan eh. Ay, gawin natin winter wonderland tong house nyo. Yung bumabaha ng snow. Ay, oo, di ba? Sagyan natin na icicle sa window para white Christmas. Tama! hindi yata, parang sobre. Gusto ko yung simple lang. Baka kasi kung naisipin ng mga kapitbahay namin. Ay, madam, ang boring naman ng life nyo. Sinasayang nyo yung talent namin. Sige na, yaan nyo na. Sa ibang bahay nyo nalang gamitin yung talent nyo, ha? Ay, oo nga pala. Nabigyan mo na ba ng quotation si Mrs. Ko? Kasi last week pa yung nag-i-inquire eh. Ay! Oo naman! Nabigyan ko na! Ay, teka! Di ba taga rito lang yun? Ay, punta natin mamaya. Sumo? Sandali. Sinong Mrs. Ko? Mrs. Mimosa Ko, number 5, gold... Ay, si Mimi yan! Si Mimi! Oo, oh, kapit-bahay namin. Dun, oh, dun sila. Bakit nagpapadecoratin ba sa inyo? Hindi pa po namin nakakausap. Uh-oh. May problema po ba? Ay, wala! Yun nga, sasabihin ko sa inyo, dyan yun na gamitin yung talent ninyo. Sigurado kayo? Kasi, kung ayaw yung tanggapin namin, edi hindi namin tatanggapin. Oo. Hindi! No, kayo naman. Siyempre, trabaho yan. Tatanggihan nyo. Okay lang sa inyo, ma'am? Don't worry, madam. Kayo ang priority namin sa lahat ng mga clients namin. At ang Christmas decor nyo ang pinakabongga sa lahat! Di ba, sister? Of course. Oh, ano sa tingin nyo? Kung gusto nyo, mama, gawin natin nga Winter Wonderland itong house nyo! Yung tipong bumabaha ng snow hanggang labas, di ba? Ganda nun! Tapos, lalagyan natin ang icicle sa window para White Christmas ang drama! Correct! Di ba? Saya-saya? Sobra naman yata. Eh, ang gusto ko lang naman sana, simple lang at saka hindi magarbo. Ayoko nang may masabi ang mga kapitbahay na nagyayabang ako. Ay, alam mo, mama, pareho kayo na kliyente namin sa kabila. Sino kliyente? Si Madam Elsa. Uh-oh. Siya rin, gusto niya simple lang. Ano simple? Sabihin mo, boring. Pero mo, magkatabing bahay. Ang gusto lang na Christmas decor, simple. Tsaka naman nun, di ba? Tsaka paano magiging merry yung Christmas na village nyo? Diba? Ang gusto niya, simple lang. Hindi magarbo. Ayaw niyang magarbo. Teka muna. Ano ba itsura ng Winterland? No, mama. It's Winter Wonderland! Diba? Diba? Hello? Ha? Ano yan? Manggawa po ng parol para sa school. Gagawa po kami ng parol eh. Gagawa kayo ng parol? Inulit ko na yung sinabi ko eh. Inulit ko?
Matingin nga nito. Kailan nyo ba kailangan to? Next week pa po. Kasi matulungan kita. Marunong ako gumawa ng parol. Parol ako pong gumawa ng parol? Inulit mo lang sinabi ko eh. Inulit ko po? Joke lang, Tay. Last week po kasi magpapatulong daw sa daddy niya. Architect daw po yun eh. Well, naman yung architect yung tatay niya. Eh, di naman building ang gagawin. Parol. O, kaya mo, tutulungan kita. Sige. Para ano po kayo gumawa ng parol? Ano ba? Bata nga, nakagawa ako eh. Parol pa. Marami po kayong gumawa ng bata? Baka. Sabi ko baka. Marunong ako gumawa ng baka. Sige, bis ka na. Muna ba, para masimula na natin to, ha? Yes! Ayan, pinakuha ni Ma'am Elsa mga Christmas decorations. Ganun ba? Dami niya. Gusto mo, tulungan na kita. Marami pa nga dun sa dating bahay nila eh. Babalikan ko pa. O ganun ba? Sige, sige. Kasama mo ba ito lahat? Ganda. Oi, Pete! Oi, Robert, yung ano ah, yung kahon ng mga Christmas lights, huwag mong kalimutan. Tsaka yung Christmas tree, huli mo na siguro ipasok para hindi nakaharang sa loob. Ha? Opo, sir. Bert, sabay na kaya ako sa'yo. Saan ba daan mo? Sa EDSA na siguro? Nakaw! Huwag ka dadaan doon. Napaka-traffic. May tumaob na sasakyan. O, anong problema kung may tumaob na sasakyan? Eh, traffic. Walang makadaan. Ba't hindi makadaan? Di itulak sa gilid. O, paano nga itutulak? Eh, nakataob yung sasakyan. Yung gulong nasa taas. Hindi nakataob yun. Nakatihaya yun. Ah, nakataob ganyan eh. O, nakatihaya ganito. Ano ba itsura ng sasakyan? Ganyan. Oo nga, no? Oo, oh, diba? Robert, yung ano ah, yung toolbox ko na dilaw, huwag mong kalimutan sa kabilang bahay. Sa stockroom lang, kunin mo ha. Apo, sir. Eh, toolbox? Wala ka ba yung toolbox dito? Meron, pero nandoon yung panggawa ko ng parol para sa school ni Clarissa. Ikaw ang gagawa? Ay, hindi, hindi. Tutulungan ko lang. Eh, may premyo daw eh. Siguraduhin namin nga, patataubin namin yung parol ng mga kaklase niya. Paano yun? Kaling paano yun? Sabi mo, patataubin mo yung mga parol ng classmate ni Clarissa. Paano ba itsura ng nakataob na parol? Baby, pagawa ng kape. Apo, sir. Uy, hindi ka pa ba magpapahinga? Kanina ka pa dyan, ha? Hindi, hindi. Okay lang. Ano ba? Ano ba iniisip mo? Wala. Itinitinan ko lang kung anong maganda dito sa dining. Eh, ba't ikaw nag-iisip niyan? Di ba dapat sina Obet at sina Rudy nag-iisip niyan? Eh, nakin na Mimi. Eh, teka. Sina Obet ang gumagawa ng dekorasyon kina Mimi? Ba't pinayagan mo? Paano matatapos yung trabaho ang ginagawa nila dito? Eh, ano naman? Ikaw naman. Lahat ng tao gustong kumita ng extra, syempre. Di, okay lang. Eh, okay na kami rito. Iwanan mo na kami. Teka, sandali. Sina Obet ang gumagawa ng Christmas decoration, la Mimi? Oo, bakit? Hindi naman magkakaroon ng problema yan, ha? Anong problema? Eh, baka mamaya mas maganda yung dekorasyon na ginagawa nila doon kina Mimi. Sumama ang loob mo. Ano ka ba naman? Bakit sasama ang loob ko? Hindi ganun yun. Ako pa nga mismo nagsabi sa kanila, tanggapin nila yung trabaho. Walang ganun-ganun. Sigurado ka, ha? Oo naman. Sigurado ka, ha? Oo naman. Eto kasing si Elsa, may ugaling ano to eh, yung nakikipagpatalbugan. O, hindi ako ganun. Hindi. Naalala mo nung bumili ng chihuahua yung kapitbahay dati. Anong ginawa mo? Bumili ka ng Doberman, di ba? Eh, kasi uso naman ang nakawan nun eh. Palakot lang yun sa mga magnanakaw. O, eh, nung may pasyon sa kanila, nung mahal na araw, anong ginawa mo? Umarkila ka ng choir. O, hindi ba mas maganda naman? May blending. Oh. O, sige, sige. Eh, nung namatay yung kapitbahay at ibinurol sa kanila. Huwag na yun. Nagpa-dance contest ng Thriller! Thriller! Good morning, kids. You may sit down. Kamusta na mga lanterns ninyo? I hope you're doing good. I will walk around to look at your lanterns.
para matulungan ko kayo pag may questions kayo, okay? I'll start on this side. Clarissa, tapos na ba ang pulin mo? Hindi pa, pero ang ganda. Tinulungan yata akong tatay. Patingin nga! Tcharam! O ikaw, nasaan yung parol mo? Tadam! Ang bagal na nagbuwa ng dada mo, yung likod, wala pang takip. Taka, wala pang takip kasi may ilalagay pa si daddy. Ano yan? Bakit may mga ganyan? Nalagyan ni daddy itong ilaw para sa pulil ko. Yung pulil mo, may ilaw ba? Winter Wonderland? Yes, madam. Winter Wonderland. Eh, di ba yun yung pinirisinta niyo sa akin kahapon? Eh, bakit naman yun ang gagawin niyo kina Mimi? Eh, di ba, madam? Sabi mo, ayaw mo nun? Eh, di sa kanila na lang namin gagawin. Sabi mo, ayaw mo ng bongga. Kaya nga, by tonight, tapos na kami mag-decorate ng house mo. Oo. Di ba? Teka, tingin niyo ba okay na tong dekorasyon ng bahay namin? Naku, madam, trust me. Sa lahat ng simpleng ginawa namin, ito ang pinakabongga. Pero siyempre, pag kami pinagawa ng bongga tulad ng pinapagawa sa amin ni Mama Mimi, ay talagang kakabugin ang hindi kabunggahan. Pak! Mas maganda ba yung gagawin niyo kina Mimi? Ay, ganito lang yung madama. Ito, simple. Ito, bongga. Bongga, simple. Ang simple, di ba? Eh, paano ba ginagawang bongga yung simple? Ay, ganito lang yung madama. Yung simple mong budget, gawin mong bonggang-bongga! Di ba? Sige na nga. Pero huwag niyo sasabihin kay Pitoy, ha? Ayaw na ayaw niyong nakikipagbatalbugan ako. May ilaw yung parol na kaklase mo! Lalagyan daw ng dati niya eh. Nakita ko nga pinikod ng parol niya. Meron mga kuryente at saka battery. Ano sabi ng teacher mo? Okay lang daw yun. Opo. Wala naman po sinabi eh. Tay, ito parol ko. Lalagyan mo ba ng ilaw? Oh, siyempre. Magpapatalbog ba tayo sa klase mo? Siyempre hindi. Tay, ano pong ilaw ilalagay mo? Eh, yung maganda. Yung iba-iba kulay. Ano ba, Tay? Kaya mong gawin yun? Oo naman! Baka nga nakagawa sa tatay, eh, parol pa. Paano ako nakagawa ng baka? Nagsimula ang parol, ang ideya ng parol, nung pagkapanganak ni Jesus Kristo. No, ito ay isang palumuti, no, na kalimitang dinedekorasyon tuwing Pasko. Sa Pilipinas, of course, nagsimula ito nang dumating ang mga Espanyol. Pero bago pa ang parol, nagbuo sila ng isang mimas para sa mga magsasaka. Dahil nadidiliman sila patungo sa simbahan, nagdala sila ng ilawan. Dahil nung panahong yun ay Pasko, may hanging amihan, malakas ang hangin. So kinokobera nila ito ng mga palamuti. At yung ideyang ito, dito nagsimula ang parol. Originally, ang parol ay farol, no? Letter F, no? So, ibig sabihin dito, ilawan. Sa Inglaterra, lantern ang tawag dito. So, ilawan pa rin. Later yan, naging parola, lighthouse. So, at kalimitan yung lighthouse, katabi ng simbahan. Of course, ang simbahan, dito mas maraming parola or parol, no? Lalo na pagdating ng Pasko. So, pagdating sa Pilipinas ng parol, naging parol ito, letter P. Tayo ang nagpaunlad, no? Tayo ang nagpasikat nitong dekorasyong ito tuwing Pasko. At makikita naman natin ngayon sa kasalukuyan na ang Pilipinas ang isa sa pinaka malaking bilang ng parol ang iniluluwas, no? Mula sa ating bansa patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Meron tayong pinakamahal na parol, pinakamalaking parol, at meron tayong Christmas Lantern Capital of the Philippines. Mas improved na saka safety. Ang LED, because of low power consumption plus low heat siya, kaya mas matibay. Kahit masira man siya, isa lang. Tapos lahat umiilaw na.
LED, which means light emitting diode. So mas matipid siya sa kuryente plus mas mahina siya, low power consumption plus low heat siya. So in a certain way, mas matipid siya. Eh anong sabi niyo? Ay mama, ang sabi ko, kung gusto niyo bongga Christmas decor, dapat bongga din yung budget niyo. Oo nga naman. Eh bakit sila nagtitipid? Eh ang yaman-yaman nila. Anong tingin niyo? Meron pa ba tayong dapat idagdag? Ay kayo po mama, kahit ano pong gusto niyo. Ay, mama, alam naman namin maganda mga taste niyo pagdating sa mga ganyan, di ba? Ay, pwede ba maglagay ng bilin? Di ba maganda yun? Camel at baka sa snow? Didi, parang wala pa ako nakikitang ganun. Okay yun. Maganda. Ay, kasi mama, parang wala naman... Parang mag-work na yan maisip niyo, mama. Oo, kung nga tayo ng malaking bilin, tapos ilagay natin sa harap ng house niyo. Ay, naku. Dumadaan pa lang yung mga tao. Mapapaludo sila sa sobrang ganda! O sige, sige, tuloy natin! Pero kaya lang, dapat dagdagan nyo ng budget kasi kulang yun. Alam nyo naman, ang hirap maghanap ng baka at saka camel. No problem. Bahala kami ni Didi dyan. Ay! Sige! Ma, ikaw na lang bahala maghanap ng baka, tapos ako naman ng camel. Ay, go girl! Ay! Hoy! Ba't ramadramahan ka dyan? Bakit ka pumayag na maglagay ng bilin? E di nasira yung Winter Wonderland team natin. Eh, ano magagawa ko? Hindi naman ako. Hi! Maganda lang kami ng ulam kay Aling Mimi. Oo nga, wala kami gagawin masama. Okay. Sige ha! Bye-bye. Ikaw, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong pinapakialaman mo mga designs ko, ha? Bakit ba? Hindi naman tayo titira dito eh. Kahit na, ayoko masira ang pangalan ko dahil sa ginagawa mo. Eh makakatanggi ba tayo kay Mama Mimi? Diba? The customer is always right. Yan ang hirap sa'yo. Pera lang ang gusto mo sa customer, hindi tiwala. Hayaan mo na. Total, konti lang naman yung kliyente natin yung season na to. Exactly. Baka imbis na dumami, eh mawalan tayo ng customer pag nabalitaan nila naglagay tayo ng bilin sa North Pole. Bye! Bye-bye! Anong meron? Nanan! Ma'am! Halimu! Hi! Saan mo may nakuha kayo? Opo, ma'am. Naku, kabadong-kabado nga ako eh. Grabe, ako nga rin, ma'am. Ngayon ko lang ginawa to eh. Eh, pasensya na kayong dalawa. Alam niyo namang wala akong ibang napagkakatiwalaan, kundi kayo eh. Okay lang, ma'am. Oh, nasa na? Nasa na? Ito pala. Ito, ma'am. Saan to? Ay, ma'am, sa sala yan. Kasi po, si Maria yung nagatid ng ulam sa kusina. Ang ganda nga. Sana ganito na lang pinagawa ko kina Obed. Ikaw, nasa na yun kung... Pumali, ibigay mo na! Ano to? Sorry, mama, kasi mali ako ng dinig eh. Kukunan pala, kala ko kukunin. Lester, gusto mo mo makita yung parol ko? Bakit? Mas paganda ba yan sa panel ko? Tara! Ano? Kaya ba yan ng dada mo? Hindi yan kaya ni Daddy. Ang kaya ni Daddy, mas maganda! Hi, Chito! Nandiyan ba ang tatay mo? Sandali po. Tay! Pasok mo na po kayo. Okay, thank you. Po. Tay! Tay! Oh! Uy, Didi. Uy! Ano atin? Ano kasi? Nagkakabit kasi ng Christmas light, sina Obed sa bahay. Eh si Mama kasi puro imported yung mga nabili. Eh wanted yung kuryente. Mahiram sana ako ng transformer. Oh, yun lang pala. Chito, sabihin mo nga kay Robert, dalhin dito yung transformer. Hindi, ako na lang, kaya ko naman eh.
Sigurado ka? Oo naman ay. At tsaka pala ano, meron kang bang alam na makukuhana ng baka tsaka ng camel? Gagamitin kasi namin sa bilin eh. Anong klaseng baka tsaka camel? Yung... Si tatay na lang. Di ba tayo marunong gumawa ng baka? Talaga? Hindi, kasi... Chito, kunin mo na nga muna yung transformer. Ah, sige. Ah, okay. Sige. Ano yung sinasabi ni Chito? Hindi, kasi mali yung dinig nila. Sabi ko kasi marunong ang gumawa ng baka. Ano yun? Marunong akong gumawa ng bata. Talaga? Ano yun? Yung ano, yung kailangan ng wanted na bata, baka, yung sa may camel na may dead, Deedee, si Elsa, asawa ko. Elsa, nag-inom kasi ako ng transformer para sa imported Christmas lights. Kinuha na ni Chito. Ang ganda ng Christmas decor mo, ha? Salamat. Chito, yung transformer! Ito na po. Optimus po ba o Megatron? Wow, ganda naman ang smile mo. Gusto mo, picturean kita? Aray, dali. Nakakahiwa yung talas ang tingin mo. Ano na naman ba nangyari? Mas maganda yung parol ni Lester eh. Ay, paano nangyari yun? Inilagyan na nga natin ng ilaw yung parol mo. Ang dami iba-iba pa kulay. Mas madayang ilaw sa kanya. Meron pang gumaganong-ganon, tapos gumaganyang-ganyan. Ganon ba? Opo, si Grancho si Lester na ipanalo. Ay, teka, sandali anak. Sumusuko ka kagad eh. Kailan ba deadline yan? Hanggang bukas na lang po. Bukas? O sige, yahabol natin. Papayag ba tayong matalo? Hindi ako papayag. Christmas lights na nga lang ang pambawi ko eh. Ako ang ibinili niyo sa akin, puro local lights, tapos kinamili, puro imported. Eh kasi madam, kulang yung dinagdag mong budget, pang local lang. Eh, kung gusto niyo ng imported, dapat pang imported din yung budget, di ba? Gusto ko pakyawin nyo ang lahat ng imported Christmas lights sa supplier nyo. Tapos ikabit nyo kaagad. Naku, madam, hindi pa kami tapos kinamin. Ay, naku! Akala ko ba priority nyo ako? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng priority? Pag hindi nyo ako inuna, last na kayo sa listahan ko next Christmas, okay? Ay, okay. Tigilan nyo lang yan! Hindi ako natutuwa dyan! Ganda talaga ng bahay niyo. Thank you. Pero, siyempre, mas maganda ka. Thank you. Oh, bakit mo ako pinapunta rito? Kasi, Tommy, favor naman. Sure, anything. Pwede mo ba akong ikuha ng camel? Tsaka ng baka, tsaka kabayo na rin. What? Are you crazy? Saan ako kukuha nun? Napamalay ko. Kaya ako nagpapatulong sa'yo eh. Saan pa namang balak ilagay yung mga hayop na yun? Eh di sa bilin. Saan pa? Teka. Itong mga hayop pinag-uusapan natin, totoong hayop to yun, di ba? Of course not. Ano namang gagawin ko sa mga totoong hayop? Minsan gagamitin mo naman yung utak mo, ha? Sorry, ha? Minsan talaga mahina itong ulo ko, eh. Gano'ng kalaki kailangan mo? Mga ganito. Mga ganyang kalaki. Mahilig ka talaga sa malaki, no? Kaya nga ayaw ko sa'yo, eh. Okay, kids. Ready na ba ang mga lantern nyo? Okay, very good. Napansin ko lang, no, na may dalawang entries na very special. So, unahin na natin sila. Here are the lanterns of Lester and Clarissa! Wow! Napakaganda naman ang mga parol na to. Wow!
As we can see, no, mas Filipino yung theme ng parol ni Clarissa. Excuse me, Teacher Jenny. Yes. Can I show you something? Lester, anak? Come, Lester? Wow! Palakpakan naman natin ang parol ni Lester. Grabe, A for effort talaga. Thank you. This is probably the best parol I've ever seen. Excuse me, Teacher Jenny, may papakita lang ako. Clarissa, liga, dali. Hey, Clarissa. Pwede bang musog tayo ng konti para lang, ha? Liga. Mr. Manaloto, ano po bang inaabangan namin? Please! It's okay. It's okay. Relax! Relax! Okay. Tingin ko kailangan mo na pin-remote. Kailangan ko. Kailangan yan. Relax! Relax! Teacher Jenny, pasensya na ha. Huwag kayo mag-alala. Sasagutin ko lahat ng nasunog. Oh, ipapaayos niyo ho yung buong school. Halos walang natira eh. Sabi ko nga. Di ba malaman ko kaninong parol yung nanalo? Kahit hindi. Hindi naman gano'ng ka-importante. Next time na siguro. Robert, salamat naman ako. Saan? May pipikapin lang tayo. Madali lang, malapit lang. Bakit hindi mo nalang dali ng kotse mo? May pipikapin nga tayo, no? Kaya kailangan ko itong pickup na to. Hoy, Tommy. Wag na wag mo idadamay si Robert sa pambababae mo, ha? Sino pipikapin nyo? Sino ba nagsabi babae ang pipikapin ko? Ang pipikapin ko, isang baka, isang camel, at saka isang kabayo. Pambihira ka. Ano nangyayari sa'yo? Pati hayop, buwapatol ka na? Pag Christmas decoration yan, hinihingi ni Deedee sa akin. Takal talaga, oh. Hintay na lang natin si Sir. Hingi ako ng panggasolina, masasagad na to eh. Alam mo, ako na lang bahala. Ipufultan ko yan. Papakainin pa kita. Teta. Kakain ba ka mo? Ay, sasama na ako. Sige, pero dalihin natin. Dalihin natin, baka gabihin tayo eh. Dali! Madam, sobrang dami na ata ng ilaw nyo. Kaya ng ilawan buong Commonwealth nito. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, maikabit lahat ng yan bago tayo abuti ng dilim. Di ba kami pwedeng lumabas muna para kumain? Dito kayo kakain. Nasaan ba sina baby? Baby? Maria? Psst, huy. Paano tayo makakaalis nito? Kailangan natin pumunta kina Mimi. Oo nga, baka magalit sa atin yun. Hindi natin matapos yung bilin. Nasaan na yung bilin ko? Ay nako, Obet. Nangako ka sa akin, ngayong gabi, kailangan tapos lahat, ha? At saka, kailangan nandito ka bago magdilim. Okay? Oh, ano na? Nasaan na yung sinasabi mo? Ma, padating na yun. Kanina ko pa nga pinaalis eh. Siguraduhin mo lang. Kasi, hindi matatapos ang bilin pag wala yung tatlong hayop na yon. Kasi kanina pa text si Deedee eh. Para kailangan daw niya yung tatlong hayop na yon. Tommy, hindi kaya tayong tatlo yung nahanap nun? Tommy, sabi mo sagot mo full tank. Magpagasaya muna tayo. Gutom na ako, di ba ba tayo kakain? Oo, gagawin natin lahat yan. Unahan muna natin yung delivery na ito. Pag na-deliver yung tatlong hayop na yan, di okay na tayo. Kaya tayo mo. Ito na.
Saan ako? Tagal eh! Tagal mo magbang magbaneo kasi! Oh! Ano? Aba, ewan ko. Biglang namatay eh. Ano? Ikaw nagmamaneo eh. Anong problema? Nako! Wala na tayong gas! No, no! Tommy, gutom na ako. Tommy, wala na tayong gas. Ito! Ito na. Tommy. Oh. Gutom na ako eh. Akala ko kakain tayo. Tsaka lakad tayo ng lakad. Saan ba tayo pupunta talaga? Pambira, oh. Ano ba? Anong magagawa ko? Dapat kasi nagpakarga muna tayo bago tayo pumasok ng highway. Alam ko yun, pero tapos na yun eh. Nangyari na eh. Kaya, ito nga ako, naghahanap ng paraan. No? Naghahanap ako ng shortcut. Anong shortcut? Pagod, pawis, hamog. Tommy, naliligaw tayo. Hindi tayo naliligaw. Makakarating rin tayo. Just, huwag na kayong mainip. Ako'y talagang naiinip na, ha? Hanggang ngayon, wala pa yan si Tommy at saka sila Obet. Bubuksan ko na talaga ang ilaw. Ma, huwag na. Huwag na muna. Hintayin na lang natin sila. Hindi. Bubuksan ko na. Dahil kung hindi, baka maunahan tayo ni Elsa. Naunahan tayo. Ano, Tommy? Ano na? Wait lang kayo. Naghahanap kasi ako ng sign eh. Naunahan tayo! Aha! Ha? Bakit? Ha? Aray ko! Yung imported mo Christmas lights eh. Sinaksak mo sa 220. Minsan yung inggit yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi masaya ang tao eh. Binibilang mo kasi eh yung blessings ng iba imbis na yung blessings mo. Ano yan eh? Parang insulto sa sarili. Pansinin mo, yung mga taong totoong masaya, yung mga taong walang inggit sa katawan. Hindi kasi pwedeng magkasabay yung inggit at saka yung saya. Kaya ikaw, mamili ka na lang. Gusto mo bang mainggit o gusto mo maging masaya? Hoy! Bakit niloloko mo lang ako? Sorry na. Promise ko, hindi na talaga ako maiinggit. Talaga ha? Kaya ba yung tatay ko bro? Kayo mag-unahan. Marami pa doon sa labas.